So, what's up sa inyo mga idol? This is your boy, VI with Ken. Back in again, another vlog, another day, another episode tayo mga idol. So, kumusta kayo mga idol? At kakatapos ko lang mag-upload. So, ngayon mga idol, may lakad na naman tayo. Dito lang tayo sa downtown ng Davao City ngayon. Pero bago tayo magsimula mga idol, intro muna para mabukang vlogger. Alright, so ganun lang tayo mga idol. May mga pacharot-charot na tayo na mga intro-intro mga idol. Simple lang pero balang araw mga idol, magkakaroon tayo ng isang malupet na intro. Naku, traffic pala dito mga idol. Patay tayo dyan, ikot tayo. Ikot. Ikot, ikot. So ngayon mga idol, ang mission natin ngayong araw na to magiging parang lang mga idol ha, parang Food Panda. Subukan nating magpaka Food Panda rider kasi may mga bibilin ako, magte-take out ako ng mga pagkain para sa bahay at may specific na request si Missis, kaya pagbigyan natin mga idol. Subukan natin kung gaano kahirap yung buhay nila mga idol kasi etong oras na to, hapon, eto yung pinaka-peak na maraming deliveries or maraming orders sa Food Panda. So tingnan natin kung gaano kahirap na mamili na mag-drive ng motor. Tapos pupunta ka sa isang restaurant, mag-order ka, maghihintay ka, tapos i-deliver mo. So parang ganun yung gagawin natin ngayong araw mga idol. At hindi lang isa, kundi dalawang restaurants ang pupunta natin ngayong mga idol. So to think mga idol, rush hour ngayon at alam naman natin pag ganitong oras, marami ring umu-order dun sa restaurant. So yan mga idol, yung bus na yan mga idol, alam nyo ba? Konting kaalaman lang muna tayo mga idol, bus system yan dito sa Davao, bagong project yan ng government. Tinitingnan nila na baka i-phase out yung mga jeepney. So yun yung unang project na ginawa nila. Ginawa nilang basta yun na yun mga idol. Magulo ako mag-explain eh. Kasing gulo ng relasyon ninyo ng shota mo. Kahit sandali palayain ang pusong di mabigil. Since rush hour na nga ngayon mga idol, marami na nag-aabang ng public transportation. Kaya ayun, medyo magulo na yung daan. Baka biglang tumawid yung mga tao. Nako, delikado yan mga idol. Big bike, shut up. Honda CB750. So yung unang pupunta natin na restaurant mga idol is dyan lang sa malapit. Bibili tayo ng arroz caldo tsaka tokat baboy. So isipin natin, kunwari tayo yung Food Panda, marireceive natin yung order sa cellphone. Tapos pupunta tayo sa restaurant. Although sila, pagdating nila dun nakaready na yung orders nila. Or kung hindi man nakaready, piniprepare na. So tayo naman iba, kasi hindi tayo Food Panda. Food Panda lang kunyari tayo, kaya order tayo dun sa counter nila. So ito yung first na resto na pupunta natin mga idol. Thank you.
Okay, so it took us about mga 20 minutes bago makuha yung order natin, mga idol. Kumba kaya to. At on to the next resto tayo, mga idol. So ganun katagal maghintay ng isang order, mga idol. So di pa tayo tapos. Meron pa tayong bibilin dyan. Next restaurant. Daming request eh. Daming utos eh. Ayun lang yung sinasabi ko, mga idol. Since rush hour nga, medyo traffic na dito sa downtown ng Davao City. Buti na lang, yung second resto eh, dalawang liko lang. Andito na agad tayo. So eto, Majid's Kebab naman, mga idol. Pero may parking. Eto, may parking. Right. Oh, dito na tayo. Dua ka, beef kebab. Dua ani. Take out lang, te. Tapos ka ni, beef cholo kebab, isa. Ito naman, mga idol, it took us around mga 20-25 minutes. Medyo matagal to kasi niluto to eh. Safe and secured yung pagkain natin, mga idol. Okay, mga idol, so inabutan na tayo ng dilim. Sana kita pa rin yung video. Sana hindi pa madilim. So dun sa unang resto na pinuntaan natin, mga idol, inabot tayo ng mga 20 minutes bago nakuha natin yung order. Dun naman sa second na pinuntaan natin na restaurant, inabot tayo ng mga 25 minutes bago natin nakuha yung order natin. So may git 45 minutes sa pag-order pa lang mismo, mga idol. Hindi pa kasali yung papunta tayo. At syempre ngayon pauwi tayo. Kung sa Foodpanda pa yan, ito yung panahon na i-deliver na nila yung pagkain sa'yo. Ganun katagal, mga idol, ang proseso ng mga food delivery services gaya ng Foodpanda or GrabFood or kung ano man yan. At ganun kahirap, ganun katagal bago may deliver ng rider yung order mo. I-understand natin kung may konting delay, mga idol, kasi hindi easy yung trabaho nila eh. So at this point, mga idol, sana may mga na-realize na kayo dyan or may natutunan na kayo dyan regarding sa proseso na dinadaanan ng bawat food delivery service rider na in-orderan nyo. Ganun kahirap. Eto, easy na to, mga idol, kasi hapon na, hindi mainit. Paano lang kaya yung mga order natin sa tanghali, diba? Ganun kahirap, mga idol, mainit, matraffic, lalo na sa Manila. Sobrang hirap ng buhay nila, mga idol. Ganun kahirap yung trabaho nila. So sana intindihin natin, mga idol, kung may mga konting delay sa deliveries natin. Anyway, ilang minutes lang naman yan, 5 minutes, 10 minutes delay, di na tayo mamamatay dyan sa gutom, mga idol, di ba? Pero hindi pa tayo tapos, mga idol, kasi kakaalis lang natin dun sa restaurant, tapos kuwari i-deliver pa natin tong pagkain. So eto naman sa part na to, mga idol, eto yung part na daladala mo na yung pagkain, at syempre gusto mong mabilis yung delivery, at the same time safety, unang-una yung rider, tapos pangalawa yung pagkain. So ganito, so ito naman yung responsibility mo sa parting ito, mga idol. So kailangan mabilis ka, pero at the same time safe kayo ng pagkain mo. I mean yung rider tsaka yung pagkain, safe, diba? So kasi for sure, mga idol, pag natapon nila yung pagkain mo, sila yung magbabayad nun. Ganun kahirap yung responsibility naman ng bawat rider. Tsaka eto din pala, mga idol, isang point din natin is yung mga yung nagtitrip lang ng booking tapos kinakancel. Wag na wag niyang gawin, mga idol. Kasi once nag-place kayo ng order sa mga ganyang app, automatic yan. Pag nireceive yan ng restaurant, tapos may rider na yan, automatic, naka-record yan sa kanila. Kahit i-cancel mo yan, pag naluto yan, i-charge ng restaurant yan sa Foodpanda. Kaya automatic, dun sa rider, may i-charge yung halaga ng pagkain na sana in-order mo na lang. Ooh, sports car. Chevrolet Camaro RS. What's up? Ganda, mga idol.
Lupet. Pangarap kong magkaroon ng ganyan balang araw, mga idol. Kaya don't skip ads. Mga solid kong subscriber dyan. What's up sa mga hashtag Team No Skip Ads. Nako, ang dilim dito, mga idol. Sana may makita pa kayo. Sobrang dilim ng street na to. Food Panda, shout out. So ayun, mga idol, malapit na ako sa bahay namin. Puputuloy ko na tong vlog dito kasi madilim. Walang streetlight sa pasok sa subdivision namin, mga idol. Salamat sa mga 3,120 na mga idol ko dito. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ko ngayon. At kung bago ka dito sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button dyan sa baba, mga idol. So eto na yung papasok. So nandito na lang muna yung vlog, mga idol. Kita-kits sa susunod na vlog. Ito ang biyahe with Ken, na nag-iwan ng salitang ride safe, God bless, and always spread the good vibes, mga idol. Peace!